Isa po ito sa mga proyekto na talagang tinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Kaya naman, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa, mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Boy, matitiyak natin, mapapalawig ang 4PH para mas maraming Pilipino ang maaabot at makikinabang dito. Nakita na po natin yung solusyon para sa kakulangan sa pabahay. At anong ating pong Pangulo ay nakatutok po. Ito po yung Pangulo na nakatutok sa pabahay. Almost every week nag-monitor po yung PMS sa amin kung ano po ang nagagawa namin sa aming department, lalo-lalo po sa pabahay. Kasi po itong pabahay na ito ay diretso po sa mahihirap, ang tama. Kaya po si Presidente po dito ay nakatutok. A few moments later. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ating mahal na Pangulo ay sinalubong ni na Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, San Fernando City Mayor Vilma Caluwag, and Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa. Ngayon po ay sinisiyasat ng ating mahal na Pangulo ang site ng housing units para sa 4PH project. Thank you.
ating mahal na Pangulo ay kasalukuyan na binibigyan ng project briefing ni Secretary Acuzar tungkol sa pabansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH Project dito mismo sa bayan ng San Fernando, Candaba at Minalin. Kasalukuyan pa rin binibigyan ng project briefing ni Secretary Acuzar ang ating mahal na Pangulo tungkol sa 4PH project sa mga bayan ng San Fernando, Candaba at Minalin.
Ngayon naman po ay sinisiyasat ng ating mahal na Pangulo ang mock-up unit dito sa San Fernando City. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong umupo. Upang pasimulan ang ating programa, ating tawagin si Mayor Vilma Caluwag para sa kanyang pambungad na pananalita. Magandang morning po sa ating lahat. Welcome to our city. Welcome po sa siyudad ng San Fernando. Bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga kabalyan natin na nandirito, sa mga barangay, city and provincial officials po natin, at syempre po sa mga Bale Fernandino Heights Homeowners Association, sila po ang mga beneficiaries natin sa pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino housing o ang tinatawag na 4PH program under the PBBM administration's flagship housing program. Sa ating mga kagalang-galang na bisitang pandangal, ang Department of Human Settlements and Urban Development Secretary, Secretary Jose Rizalino Jerry L. Acuzar, sa Social Housing Finance Corporation President at CEO Mr. Federico Agustin Laksa, at higit sa lahat ang pinakamamahal at kalugod-lugod nating Pangulo ng Bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Masaya at magandang umaga po sa inyo, Mr. President. Welcome po sa siyudad ng San Fernando. Excited po kami dahil sa araw po na ito, magiging saksi po tayong lahat sa napakahalagang okasyon na ito. Ang pagbibigay at pagkakaloob ng proyektong pabahay o mga housing units sa ating mga kabalen na nais magkaroon ng disente at sariling tahanan. Ang Bale Fernandino Heights Housing Project ay magiging tahanan po ng mahigit na 8,352 pamilyang Fernandino, pero ngayon po nalaman ko 10,200 families na po. Maraming salamat po sa inyo, mahal naming Pangulo. Naway maging simula po ito ng sunod-sunod pang magandang programang pabahay ng ating gobyerno, hindi lamang para sa mga Fernandinos, kundi para sa bawat pamilyang Pilipino. Makakaasa po kayo
na patuloy na magiging katuwang at kaagapay po ninyo kami sa mga marami pang darating na programang tulad nito. Patunay lang po ito na ang gobyerno natin ay hindi nagkikibit-balikat, di po sila tumitigil sa pagtatrabaho at pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya pakatandaan po natin, tulad ng ating Pangulo at ang inyong lingkod, habang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po ang ating Pangulo, basta Pilipino ka, saan ka man sa bansa o sa mundo, kasama ka palagi sa mga programa ng PBBM Administration. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all po. Maraming salamat, Mayor Caluwag. Ngayon po ating tawagin si Vice Governor Lilia Pineda para sa kanyang mensahe. Sorry po, dito na lang ako kasi pag may edad ka na, 72 years old na po ako, sumasakit na yung tuhod ko. Sero po, Mr. President, dito na lang po ako. Una po, sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kay Speaker Martin Romualdez, kay Secretary Alcosar, sa ating kabalin, na talagang masaya tayo, number one ng Pampanga sa kanya, si Mr. Rico Laksa, sa mga kasamahan po sa gobyerno, sa lahat po sa inyo, magandang umaga po, at kay Congressman Dong Gonzales, mga board members. Mahal namin Pangulo, daman-daman na po namin ang pagmamahal nyo sa mga Kapampangan ngayon. At alam ko po na talagang maraming matutulungan dito, hindi lang ang City of San Fernando, province-wide. At makaka-apply din po dito yung mga OFW. Ang aming pong OFW sa Pampanga is 100,000 sila. So, makakapag-ano rin po sila dito sa ating pabahay. Maraming salamat po. Maraming Pangulo. Sana po yung pagmamahal niyo po sa Kapampangan, sana lagi-lagi. At tumasa po kayo na lagi po kaming nakasuporta sa inyo sa mga programa niyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Vice Governor Pineda. Ngayon naman ating tawagin ang President at ang CEO ng Social Housing Finance Corporation, walang iba kundi si Mr. Federico Laksa para sa kanyang mensahe at overview ng proyekto. Mayapabak po kay kayo. Mahal na Pangulo, eto na. Malugod naming iniaandog sa inyo ngayong araw na ito ang katuparan ng inyong pangarap na mabigyan ng pabahay ang nakararaming mamamayan natin at tugunan ang malaking kakulangan sa pabahay sa pamamagitan ng inyong pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program or 4PH. Eto na po ang katunayan na kaya natin ito. Ito po ang mahalagang sandali na pinakahihintay natin. Eto na po ang oras at lugar kung saan ay may papahayag na ninyo na ito na ang katuparan ng ating mga pangako. Ang Crystal Peak Estates po ay magiging tahanan ng 10,250 pamilyang Pilipino na walang tirahan. Magtatayo po tayo sa proyektong ito ng 27 gusali mula 12 hanggang 25 palapag bawat isa. Ito po ay magkakaroon ng kompletong pasilidad, komersyal at mga iba't ibang institusyon sa alos 10 hektaryang lupain nito. Ang proyektong ito ay nasa sentro po ng distritong negosyo at kalakalan ng San Fernando. Malapit po ito sa malalaking department stores, supermarkets, hotels, kainan, ospital, eskwelahan at opisinang pangnegosyo. Hindi rin po ito nalalayo
sa ating regional government center. Sa kabila ng lahat ng ito, maglalagay pa rin po tayo ng espasyong pangkomersyo sa mga piling gusali dito. Magkakaroon din po tayo ng transport terminal para sa mga dalian at maginhawang pagsakay ng ating mga benepisyaryo. Ito po ay katuparan ng inyong pangarap, mahal na Pangulo, na kung saan ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan ay malapit sa kanilang tahanan. Magbibigay din po kami dito sa proyektong ito ng alokasyon para sa ating military at uniform personnel at OFWs, maliban sa iba pang empleyado ng pamahalaan, pribadong sektor at kababayan nating nangangailangan ng pabahay. Mahal na Pangulo, maraming salamat po sa pagbigay ninyo sa amin ng matibay na suporta at inspirasyon para magawa namin ang inakalang di magagawa ng iba. Sekretarya Kusar, salamat po sa inyong mahusay na pamumuno at walang sawang paggabay sa amin. Sa aming mga katuwang sa proyektong ito, ang Carlan Development Corporation, ang pamahalang lalawigan ng Pampanga at pamahalang lungsod ng San Fernando, ang KSAs at Disud Family Co., mga panauhing pandangal, salamat po sa inyong suporta at asahan ninyo na magsisikap at pagbubutiin palalo namin dito sa SIAPSI ang aming trabaho. At sa aming mga benepisyaryo na matyagang naghintay sa proyektong ito para makapit nala ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Dakal pong salamat at maayap aldo kay Kayungan. Maraming salamat po, Mr. Laksa. At sa puntong ito, atin pong inaanyayahan si Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Disud Secretary, Secretary Jerry Acuzar. Please, siupo na po kayo. House Speaker Martin Romualdez, ang ating kaibigan sa lahat ng project na ito, at hindi lamang ito, mamaya ibabalita ko sa inyo kung ano pa yung mga aming ginagawa. Our Vice Governor Lilia Pineda. San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Caluag. Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang tanghali po sa inyo lahat. Binabati ko po ang mga minamahal nating kababayan dito sa San Fernando ng isang mainit na maayap na abak kay Kayo Ungan. Ginagawa ko Ilocano eh, kaya pagbigyan nyo na lang ako, matigas pa yung dila ako eh. Masaya po akong makasama kayo ngayong araw upang sabay-sabay nating saksihan ang site inspection ng mga ipapatayong pabahay na handog ng ating pamahalaan. Ito pong pambansang pabahay para sa Filipino housing or 4PH program ay isa sa mga prioridad na programa ng kasalukuyang administrasyon. Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa mas produktibong pamumuhay. Layunin po natin na magpapatayo ng 1,000,000 pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Isa po ito sa mga proyekto na natalagang tinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Kaya naman, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa, mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao.
Ito po ay aking ito po ay matitiyak natin. Mapapaglawig ng 4PH para mas maraming Pilipino ang maaabot at makikinabang dito. Siniguro po natin na aabot ang proyekto dito sa San Fernando, Pampanga. Dito po mismo sa ating kinatatayuan natin ay magkakaroon ng 30 gusali na mayroong 8,352 na bahay. Maraming pamilyang Pilipino ang siguradong makikinabang sa mga komportable, abot-kaya at ligtas na pabahay na ito. Mayroon ring sapat na parada para sa mga sasakyan na magagamit ng ating mga benepisyaryo. Maliban sa pabahay, hangad ng programang ito na mabigyan ng isang matiwasay na komunidad ang mga maninirahan. Bukod po riyan, siniguro rin natin na ang residential units ay malapit sa mga eskwelahan, sa mga ospital, pamilihan at iba pang mga recreational facilities. Isa po itong patunay sa basusing pinagplanuhan ng programang ito dahil hindi lamang mga bahay ang itatayo kung hindi ang pangkalahatang komunidad. Gusto ko po muling pasalamatan ang ating mga masisipag na kawani sa DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development sa pamumuna ni Secretary Jerry Acusar. Marami na po tayong groundbreaking ceremonies na nasimulan. Ang site inspection na ito, parte lamang ng proseso upang matiyak natin na maitayo ang mga pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Dahil tinutukso ko yung ating butihing kalihim ng disud, sinasabi ko siya, what pa na yung groundbreaking natin? Baka hanggang dyan na lang yan. Eh, kanya, hindi. Baka pagka meron na tayong papakita, dadalhin kita doon para makita mo na talagang may tumatayo. Mukha namang totoo ang kanyang sinabi. Ngunit hindi maaaring magawa itong mga ganitong klaseng malalaking proyekto kung hindi nagkakaisa at nagtutulungan ang local government at saka ang national government. Kaya isang taus-pusong pasasalamat din sa lokal na pamahalaan ng San Fernando para sa ipinakita niyong tiwala at suporta sa programang ito. Kayo ang unang takbuhan ng ating mga kababayan, kaya naman po ay inaasahan ko ang inyong patuloy na agarang aksyon sa tapat at tapat na serbisyo. Nagpapasalamat din ako sa ating mga katuwang sa Social Housing Finance Corporation. At sa mga pribadong sektor na nagsisilbing kaagapay ng gobyerno sa mga proyektong gaya ng 4PH. Ito po yung ating madalas na pinag-uusapan na pinagsasama-sama po natin, hindi lamang ang pamahalaan, hindi lamang isang departamento, kung hindi lahat ng departamento ng buong pamahalaan. Ngunit hindi pa ron, bukod pa ron, ay ating isinasama rin ang private sector. Dahil sinasabi natin, kahit sa ginawa natin lahat sa pamahalaan, hindi natin kayang gawin yung ating ninanais at ating pinapangarap kung hindi natin kasama at nagiging partner ang ating mga private sector na malaking na itutulong. And to give credit to our private sector partners, nung tayo'y lumapit sa kanila at sinabi natin, meron tayong proyekto, sana kayo ay makilahok dito sa aming ginagawa, ay masasabi ko naman, tunay na Pilipino at nagsasabi kung anong magagawa namin, itutulong namin kaagad. Kaya maraming salamat sa ating private sector partners, sa ating mga financiers. Magtulungan po tayo, pairali natin ang bayanihan sa lahat ng oras. Ito ang susi sa sama-sama natin pag-ahon mula sa pagsubok ng ating kinaharap. Sa ating pagkakaisa, tiyak akong hindi lang mabubuo ang ating mga pangarap na pabahay. Makakamit din natin ang isang mas maliwanag at masaganang kinabukasan para sa ating lahat. Dakala salamat at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo.
Hinihiling po namin ang ating mahal na Pangulo na manatili po sana sa stage para sa ating photo opportunity. Tinatawagan po natin ang lahat ng mga opisyal ng San Fernando City. Maaari na po kayong umakyat sa stage. Lokal na mga opisyal ng Province of Pampanga, maghanda na po kayo. Inuulit po natin ang mga lokal na opisyal ng Province of Pampanga. Maaari po maghanda na dito sa ibaba ng stage. Maraming salamat po at maaari na pong umakyat sa stage ang lokal na opisyal ng Province of Pampanga. Social Housing Finance Corporation officials, maghanda na rin po kayo. Maraming salamat po. Ngayon naman, maaari na po umakyat sa stage ang Social Housing Finance Housing Corporation officials. Careland Development Corporation officials, maaari na po maghanda. Maraming salamat po. Maaari nang umakyat sa stage ng Careland Development Corporation officials, Crystal Peak Estates Homeowners Association at member beneficiaries. Maghanda na po kayo. Maraming salamat po at maaari na ngayong umakyat sa stage ang Crystal Peak Estate Homeowners Association at member benefits. At this point, pwede na rin po umakyat sa stage ang Peace Shelter Agency Head na maghahanda na po ngayon. Peace
shelter agencies heads and SAFSI board, maghanda na po kayo. Maraming salamat po. Maaari na pong umakyat sa stage ang key shelter agencies and SAFSI board. District officials and staff, maghanda na rin po tayo. Maraming salamat at ngayon maaari na po umakyat sa entablado ang ating D-Suit officials and staff. Maraming salamat po at ang susunod pong ating batch, ang D-Suit officials po and staff. Tawag naman po natin ang mga representante ng City Council of San Fernando. Maraming salamat po. Maraming salamat po at maraming salamat muli sa ating mahal na Pangulo for granting us a photo opportunity on this wonderful day. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat. Mahal namin Pangulong Bongbo Marcos, muli ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hinihiling po na enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.